Magandang gabi po sa inyong lahat! At maraming maraming salamat sa mga taong sumuporta sa amin at kay Mayor Jane. Alam ko na marami pa naniniwala sa aking anak. Kaya ganyan karami ang tao. Ako'y tuwang-tuwa. Dahil napakarami ninyo, hindi ko kayo kayang bilangin. Nagpapasalamat ako sa mga paring tumulong sa amin, sa mga madre, sa mga sister, at sa mga teacher, sa mga estudyante, at sa mga kabataan, pati na sa mga katandaan na rin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Dahil ako, ito, naging matatag na dahil sa inyo, sa mga manggagawa. Maraming salamat din sa inyo. Sa mga kababaihan, maraming maraming salamat. Binigyan niyo ako ng lakas, sa totoo lang, kung malalaman niyo ang buhay namin, kabag-abag kami. Ikukwento ko lang sa inyo ang buhay namin. Kaya yung anak ko, nangarap na umalis. Kami mahirap lang. Lima ang anak ko, apat ang babae, isang lalaki. Iisa ang anak kong lalaki. Pero ganun din, walang mabahay yung apat na yun. Walang sariling bahay. Walang tayuan ng bahay. Yung mister ko, matagal na naglingkod sa Santa Lucita. Labing limang taon pa lang yung mister ko noon, hanggang sa magtatakot na anak namin, umalis kami dahil kulang na kulang, hindi kakasya sa amin. Kaya yung mga anak ko nakaranas ng matinding hirap. Nasubukan namin kumain, ang kanin namin kamote, ang ulam namin suso. Nasubukan namin kumain, isang salot na bigas, kalahati butong mais. Yun po ang agwan namin. Nasubukan po namin na magbote bakal, nagpipitpit ng mga lata, namumulot ng mga yero-yero. Nasubukan po namin na nagtinta ng ice drop, mayroon pa rin pumataong masasama. Kinain nila na kinain. Tapos itinulak, nasira, wala ho, hindi nila binayaran. Nasubukan din ho na anak kong lalaki, nagtinta ng balot, kinain po nila lahat, walang bayad. Nung sumugod sila mag-ama, wala nangyari dahil marami sila umuwi na lang mag-ama. Ganon po ang buhay namin. Alam po kami sa sariling tahanan, mahirap lang po kami. At si Mergin po, may dalawang anak, wala na rin pong asawa dahil may asawa na po yung asawa niya. Kaya po siya ay naglakas noob ng mga ibang bansa. Unang-una po ng ibang bansa si Mergin sa Dubai. Pero wala pa rin pong swerte, 10 buwan lang po. Pinagtanggaan po siya ng employer niya. At pinagtanggaan din siya ng kasang bahay, ng kasama niyang Muslim daw yata yun. Sinaksak yung anak ko, kaya meron siyang pagtandaan sa kamay. Yun ang inabutan sa kanya. Kaya ang ginawa ko, pinauwi ko na lang yung anak ko. Ayun na nga po, wala pa akong 3 buwan dito. Nilapitan siya ni Maria Cristina, hinikayat siya. Pinakuan na magandang trabaho, pinakuan na malaking sweldo. Tuwan-tuwa yung anak ko nung pumunta sa amin. Nanay, may maganda na akong trabaho. 25,000 ang sweldo ko. Mapapag-aral ko na yung dalawa kong anak. Matutulungan ko pa yung mga patid ko. Kayo ni tatay, yun ang sabi niya sa amin. Hayaan nyo nanay, tatay. Una sweldo ko, ipapadala ko sa inyo. Yun ang sabi niya. Na hindi namin akalain na ganun pala ang mangyayari. Yung pangarap niya namatay. At eto, 5 taon na siya nakakulong. Nakakulong siya ng 5 taon. Na ako pa ang bibigay sa kanya, nagpapadala. Salad na siya ang mapadala ng pera sa amin. Hindi. Ako. Alam po ba ninyo, araw-araw nagtatabi po ako. Na pera alam ko. Natatawag ang anak ko. Nawala siya ganun. Dahil babae nga po, maraming pangangailangan. Kaya pag tumawag po siya, meron po ako kaagad niya ibibigay. Hirap na hirap po ako ng budget. Dahil yung tatay niya nagkasakit pa ng 3 taon, hindi na paghanap buhay. Lagi ko pinapagamot, ako lang po, lahat.
po lahat ang gumagawa ng paraan para po mabuhay ko ang pamilya ko. Sana matutulungan na ako ni Mary Jane. Pero hindi. Ganun po nangyari sa kanya. Napariwala lang po. Nagtiwala siya sa kinakapatid niya. Akala niya hindi siya ipapahamat. Dahil hindi ibang tao. Kinakapatid niya yung asawa ni Christina. Ninong niya sa kasal, yung Binan, na hindi namin alam na sila pala ang magpapahamag sa aking anak. Kaya, eto, namatay ang pangarap namin, pare-pareho kami. Nakulong, no 2010, nakulong yung anak ko. Buong pamilya ko, nakakulong na rin. Wala. Lalo-lalo na po, no, ano, hindi ko po alam na kung wala na po ang malapitan. Dalawang taon na higit ako lumapit sa ating presidente. Marami ako nilapitan. Humingi po ako ng tulong. Nagmamagkaawa. Kagustuhan ko pa sinig kami. Jeep pa. Naghihirap akong jeep. Gagasulin na ako. Mabiyarang pang driver. Yung po ang ginawa ko. Pero wala. Iisa lang po ang pangako nila lahat. At sabi po nila, gagawin daw po nila lahat na magagawa nila. Pero wala. Ang huling pong lapit sa DFA. May isang attorney po kami na nakausap doon. At sabi po sa amin na attorney na yon, Nanay, sa dami na nahuli sa anak mo, kahit sa mudalin yan, bitay na yan. Yun po ang sinabi sa akin sa DFA. Kaya hindi na po kami lumapit. Hindi po namin iniisip na mangyayari po uli ito. Sa totoo lang po, niloko pa rin kami ng DFA. Pinaluwas po kami sa Maynila. Sabi, gusto raw ba namin madalaw yung anak ko sa Indonesia? Ang sabi ko sa kanila, kung bibitayin lang yung anak ko, hindi kami pupunta. Eto po sabi na sa amin, hindi raw. Kung gusto lang namin dumalaw. Aba, sino ang tatanggi? Swerte na po yun. Oo, yun ang sabi namin. Pumunta po kami. Tatlong araw lang ho namin nadalaw yung anak ko. Masaya po kami. Talaga napakasaya namin buong pamilya. Na hindi ko alam na yun na po pala ang huling maakap ko anak ko at makakarap kong buhay. Dahil April 10, naatuna na po pala yung anak kong bibitayin. Wala pa rin nagawa ati Presidente. Dumating po ang migrante sa buhay namin. Dumating po ang migrante sa amin. Magulat ako. Napakilala po sila. Ako po si Ma'am Connie, ako po si Chris, ako po si Bonnie. Migrante po kami. Gusto namin tumulong sa inyo. Alam po ba nyo, para kung hindi na rin, tinanggap ko po agad. At nagpapasalamat po ako ng maraming maraming sa mga migrante. Sa lahat-lahat